yung paa, yung hyperkeratosis, ito yung ayan. So ito yung very common siyang kwan na nakikita sa kanay na distemper. Ayan, gandang hayop sa umaga. Ito po ulit si Doc Bernie. Isang magandang araw sa inyong lahat. Okay, so wala lang direct to the point na tayo. Wala lang intro. So ang topic natin ngayong umaga ay tungkol sa bakunang 5-in-1. Okay, so ano ba yung 5-in-1 sa aso? Okay, kailangan ba ito? Sulit ba yung 5-in-1? Kailangan ba natin pabakunahan yung aso natin ng 5-in-1? Okay, so sa mga di ko pa subscriber, pasuyin na lang subscribe. Then sa mga subscribers ko na, kung meron pa po kayong mga request na dapat nating i-tackle, paki-comment na lang po sa baba. So start tayo. So okay, so syempre para mas maintindihan natin, tignan natin yung Google para maintindihan nyo. Okay, so 5-in-1, ayan, so 5-in-1 vaccine in dogs. So ano ba yung 5-in-1 vaccine? So ang kwan kasi, pagka dapat alam natin ang pagkakaiba ng bacteria, yung microbial na bacteria at virus. Pag sinabi kasi yung bacteria, kaya siyang patayin ng antibiotic lang. Okay? Pag sinabi namang virus, hindi siya kayang patayin ng antibiotic. So virus gaya ng coronavirus ngayon na COVID yan. So hindi naman siya kaya directly patayin. So ang nangyayari lang, nagbibigay lang ng parang supportive treatment, then at the end of the day, yung resistensya pa rin ng tao ang pwedeng kumalaban sa virus. At ang best treatment dyan, o not actually treatment, ang best na pwede natin gawin ay preventive. So vaccine pa rin talaga. Okay? So so yun, ang virus ay kahit na nga ba healthy ka, kaya kanyang bigyan ng sakit agad. Agad-agad yun. Ganon sa tao at sa hayop. So, parehas lang din naman tayo. Kumbaga, ang system ng tao sa kahayop, halos parehas lang din. Ang pagkaiba nga lang, syempre, yung anatomy yan, blah, blah, blah. Okay? So, sulit nga ba na gastusan natin ng 5-in-1? Okay? So, syempre, ang pinaka number one na titignan natin dyan ay yung, syempre, magkano nga ba ang 5-in-1? Nung college kasi ako sa LSU, ang price niyan, 500 per shot. So, nagtataka ako nung nakagraduate na ako, sa kanitong mga last 10 years, ay baliktad, naging 300 to 350, parang bumaba pa. Nakapagtataka, hindi ko alam yung reason kung nagpapababaan yung mga manufacturer o anumang dahilan niyan. So, bumaba na ang 5-in-1 na vaccine. Okay? So ang price ng 5-in-1 ngayon ay 350. Let's say sabihin natin compute na lang nating 300. So 300 per shot. Normally kasi ang shot ng 5-in-1 minimum 4 'yan, 4 shots. 2 to 3 weeks ang pagitan, mag-start 'yan ng 2 months then hanggang 4 months. So pag lumampas na lang 4 months 'yan, 2 shots na lang siya. So 4 to 6 shots siya, no? Ngayon, dito sa kabanatuan may incidents na o may mga ngayon ng parbo at ng yung isa yung kilala ay canine distemper o yung peste. So at least 5 man lang, 5 shots. So 5 shots 300 isa. So 5 shots. So 300 isa. So 1,000 nakikita niyo 1,500 ang gagastusin mo sa vaccine. Ngayon, ikuan naman natin. Halimbawa nagkasakit yung aso mo, tinamaan ng virus ano. Ang pagka nakisina-confine yung aso mo, 800 to 1,000 pesos
per day. Siyempre, depende yan sa... Magkakaiba-iba yan, siyempre, depende sa clinic o hospital. Nagkakaiba-iba ng price yan. Saka siyempre, sa mga gamot at mabinigay nila sa aso mo. Depende rin sa size, siyempre. Pag mas malaki aso mo, mas maraming gamot. So, mas mahal, okay? So, ang... Halimbawa, yung parvo, at least minimum 5 days yan. Either recover or ala na yung aso mo. Pwedeng ala na siya in 3 to 5 days. Okay, so sabi na lang natin 5 days. So, isang araw mo, 800. 5 days na mako-confine. Tapos, 800, 8 times 5, so 4,000. Okay? So, 5 days siyang na confine, so 4,000. So dito pa lang sa gastos, eh teka, may na ako sa mate, 4,000 minus 2,500. Okay, 2,500. So ayan, negative 2,500 diyan pa lang sa gastos. Tapos 50-50 pa yung aso mo dun sa parvo o sa canine distemper, sa peste. Then, yun nga, pagka namati aso mo, kagastos ka pa, masakit pa ang loob mo. So, saan ka pa? So, ang advice ko, dapat pabakunahin natin yung aso natin ng 5-in-1. Ayan. So, kailangan mapabakunahan natin sila para mas economical, saka lalo na pagka matagal ni aso natin, napamahala talaga tayo sa kanila, yung band eh napakahaba na. Eh, sayang naman na mawala sila sa atin, lalo kung mabait. Hindi, yung aso kasi parang tao rin yan, may swail, may talagang pinanganak na mabait. Eh kung mabait tapos malambing, nakapagbigay ng kasiyahan sa atin, nakaka-relieve ng stress. So sayang naman sa'yo, saka sa anak mo, sa iba-ibang kasama nyo sa bahay. So sayang naman ko yung aso eh mawawala, tapos gagastos ka pa sa pagko-confine ng aso mo. Kaya saka lagi nating tatandaan na nga, ang yun nga, yung virus, viral disease na yan, kagaya nung distemper sa kaparbo, ay ayun nga, sa resistensya pa rin siya. So, the best pa rin dyan, eh, pabakunahan natin yung ating aso. Okay, so ituloy natin. Ito kasing 5-in-1, kaya sinabing 5-in-1, ayun, distemper, parvo, saka tong para-influenza, saka tong adeno, infectious canine hepatitis. Hindi naman sila masyadong uso. Meron man, pero minimal siya. Okay, so ang common talaga dyan, itong canine distemper, saka itong parvovirus sa mga nagdadalang aso sa opisina. So ito lagi ang problema. Okay, so hapyawan lang natin, ha. Itong gaya na itong canine distemper o yung peste. Okay, papakita ko ng picture. So ito kasi yung canine distemper. Ayan, ito yung pinaka-itsura niya. Grabe yung ilong nung aso. Tuyong-tuyo. Teka, wait natin. So, ayan. Medyo mapan eh. Tuyong-tuyo yung ilong niya. Tapos grabe yung muta. Then, kumakapal yung paa. Yung hyperkeratosis. Ito yung, ayan. So, ito yung very common siyang kwan na nakikita sa kanay na distemper. Kaya lang, compared sa parvo, mas malaki yung chance na makarecover tong canine distemper. Paramyxovirus yata ang nagkakuan dito sa canine distemper. So, sa ibang vlog ko, ikuha natin ng detail itong canine distemper. Okay? So, isunod natin yung parvo, canine. Canine yan yung species nung dog. Canine parvovirus. Yan. So, canine parvovirus. So, usong-uso to ngayon. Teka. Ayun. So, eto. Bali, dumudumi yung aso ng may diarrhea. Then, eto yung, teka, pangit ha, maliit. Saan ba mas malaki-laking picture? Zoom na lang siguro natin. Teka, kita ba? Kita nyo ba? So, ito, itutas natin. Teka lang.
Lilipat siguro natin. Yes, lipat natin yung aking pwesto. Okay, yan. So yan yung aso eh. Ayan, dudumi na siya ng dugo. Then ayun, after 3 to 5 days, either makakasurvive siya or hindi. Ngayon, pag may bakuna yung aso mo, minsan may mga tinatamaan din kahit na may vaccine kasi may dalawang parang COVID din. May strain din na iba. Kaya lang, mas malaki yung chance na makarecover. Okay, so sa susunod na vlog ko, ipakuan din natin to, tong parvo na to. Pag-uusapan din natin yan. Then kung meron kayong reaction, katanungan, paki-comment na lang sa baba at try nating sagutin. Okay, so yan yung dalawang uso ngayon dito sa Pinas, tong parvo saka tong sabay, actually matagal na estudyante pa ako parvo saka canine distemper, kaya nga may 5 in 1 eh. Kaya lang ang napapansin ko kasi sa mga dog owners, binabaliwala nila yung sakit na yan, lalo na yung dalawa na yan. Tuloy, pagka na-confine na, ala na magagawa. Ando na yung virus sa katawan ng aso. Gaya nung, ito, medyo i-specify natin sa susunod, carnine parvovirus intestine. Parang binublok niya yung bituke. Kaya, grabe, kawawa yung aso natin pagka tinamaan ng virus. Okay, so actually mayroon pang kwan eh. 6 in 1 na sinasabi sa aso. Anong nadagdag sa 6 in 1? Okay, so ang nadagdag sa 6 in 1, yes, yung kwan natin, oops. Yung alam nating uuso sa tao ngayon, yung COVID din siya sa aso. Corona yung pang-anim na vaccine. So ito, canine coronavirus. So ang kwan din niya, ang tinatamaan niya ay yung kwan din, yung intestine o yung bituka. So nagkakaroon ng pagtatai din sa aso. Kaya lang ito eh, kahit pa paano malaki yung chance na nakaka-recover yung aso as compared to parvo. Ayan, so yung mga nagtatanong kung may corona din sa aso, meron din pong corona. Kaya nga may 6 in 1 shot sa aso. Okay, so ayan, itong isa pa palang yung nagkukos ng ito isa pa sa kwantika. Infectious ito sa tagal kong vet, minsan pala ako naka encounter ng infectious canine na hepatitis. Ayan. Parang nagkakuan yung mata ng aso. Oops. Ayun. Ayun si Doggy. Ayan. So, yung atay naman ang tinatamaan nito. Okay. So, yan naman infectious sa canine hepatitis. Ah, saka isa pa pala yung huli sa 5 in 1, yung left, ito possible to ma ito leptospirosis in dogs. Ito yung atay din tinatamaan niya. So pagka may vaccine yung aso natin, so maiwasan nating maiwasan na magkaroon siya ng infectious canine hepatitis. So para din siya sa tao, ayan, naninilog, kakaroon lang jaundice. Sa mga nagdadala sa opisina ng positive neto, karaniwan yung daga, pagka mataas ang infestation sa daga. So, pagka nagkaganito yung aso nyo, tignan nyo yung environment nyo kung mataas ang kwanong daga, lalo pagkatagulan. Ayan, so aso, na-apektuan din ang lepto. Okay? Bali, itong lepto, pag-uusapan din natin sa susunod na specific na topic natin. Okay, so ano pa ba? So, yun lang. Ulitin ko lang yung pinoint ko kanina na pagka pinabakuna natin. So, hindi ibig sabihin 300 lahat. Ha? Bale, depende kasi ito sa brand ng vaccine. Marami rin brand ng vaccine na 5-in-1. Prenesyo ko na lang sa pinakamababa, 300. Yung iba yata 350. Depende, 400 yung iba. So, depende rin yan. May iba-iba rin klaseng brand. Then, yung 800 per day sa clinic. So, ayun, ang
mas maganda na pabakunahan natin yung aso natin. Saka syempre dun sa clinic, yung veterinarian na magsasaksak. Okay? So, yung iba, mga breeder, sinasaksakan na nila yung kwa nila, yung kasi syempre nagtitipid sila, yung PF nga nung vet na pipirma pa o ano, bumibili na lang sila. Pero ngayon, alam na yung nabibili na 5-in-1, hindi na katulad nung dati na medyo maluwag, medyo mahigpit na ngayon. Mas maganda kung sa vet kayo magpasaksak. Okay, so kasi ibang breeder, hindi kasi nila, hindi naman sa pagkakuan, kasi iba pa rin naman syempre yung veterinarian, naintindihan niya yung ayun. So hindi ko na ikuwakuan, basta mas maganda sa vet na lang kayo magpabakuna. Okay, so meron, kung meron kayong uling comment, katanungan, just comment below. Then abangan niyo yung mga susunod na vlog ko. Magba-vlog din ako tungkol sa broiler chickens management, from brooding to one, lahat ng anything under the sun. So ako po kasi vet ng animal health veterinarian sa manok, sa broiler for 8 years. So try ko rin i-share. Then kung meron kayong request na topic, kung kaya kong i-discuss, ayun, so just comment below. Okay, maraming salamat to Police Doc Bernie. Gandang hayop sa umaga.